ng secret passage! Ang Doraemon ay sinulat at sinalarawan ni Fujiko Fujio na isang Japanese. Ang unang buong kwento sa serye ng Doraemon manga ay na-i-publish noong Enero 1970. Ang kwento ay umiikot sa isang robotic cat na nagngangalang Doraemon na bumiyahe sa oras mula sa 22nd siglo upang tulungan ang isang batang lalaki na nagngangalang Nobita Nobi. Sa karamihan ng mga yugto, isang tipikal na kwento ay binubuo nila Doraemon, Nobita, Shizuka, Suneo at si Damulag. Ang kwento ng Doraemon ay hango daw sa totoong buhay. Naging usap-usapan na ang karakter daw ni Nobita ay hango sa totoong buhay na kaparehong pangalan ni Nobita. Ang Nobita raw sa totoong buhay ay nakakaranas ng schizophrenia. Ang taong nakakaranas nito ay nakakakita ng mga hallucination, kagaya na lang ng mga nakakatakot at mga imposibleng bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Sa madaling salita, merong sakit sa pag-iisip ang totoong Nobita. Dahil sa sakit na kanyang nararanasan, siya ay walang naging kaibigan. Madalas siyang laitin sa eskwelahan, madalas din siyang sigawan, at minsan ay binubugbog pa siya. Dumating ang 13 taon ni Nobita, at doon ay kanyang nakilala ang kaibigan niyang si Doraemon. Dahil nga sa sakit at kondisyon ni Nobita, ay nakabuo siya ng isang halusinasyon at yun nga ay si Doraemon. At ito ay nagsisilbi niyang imaginary friend. Naging masaya si Nobita at wari mo ay wala siyang dinadalang sakit na nararamdaman. Nabuhay si Doraemon sa kanyang isip. Hanggang sumapit ang 16 na kaarawan ni Nobita. Siya ay dinala ng kanyang ama sa hospital upang ipatingin sa mga psychiatrist. Matapos ang pagsusuri kay Nobita ng mga doktor, sinabi nito sa kanyang ama na malala na ang kalagayan ng kanyang anak. At nabanggit din kay Nobita ng doktor na hindi totoo si Doraemon, na si Doraemon ay gawa-gawa lamang ng iyong isip. Dahil dito, si Nobita ay muling tumamlay. Tumatak sa isip ni Nobita ang katagang walang Doraemon sa totoong buhay. Muwi sila ng kanyang ama para magpahinga. Ngunit siya ay hindi makatulog at siya ay balisa. Dahil wala ng Doraemon na nagpapakita sa kanya. Dahil nga sa kanyang mental na kondisyon, ay tinapos niya ang kanyang buhay. Ang writer ng Doraemon ay nakakuha ng inspirasyon at ginawa ang palabas para sa tribute ng batang si Nobita. Ang buhay ng totoong Nobita ay hindi nalalayo sa ibang mga kabataan. Naway maging halimbawa si Nobita na kahit sino or kahit ano pa ang kalagayan ng isang tao ay hindi dapat ito inaapi at sinasaktan. Bagkos, dapat ay bigyan ng tamang atensyon at pagmamahal. Minsan lang ang buhay, gawin natin itong masaya sa bawat oras. Pakita natin sa bawat tao na ating nakikilala na sila ay merong halaga. Salamat. Salamat sa panonood at pakikinig. Huwag mong kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga parating ko pang mga video.